Sa pagkakabit ng neck tape, ang ginagamit talagang makina is double needle flatbed. Kung mapapansin nyo, mas mabilis yung nagiging trabaho pag may ganyan kang makina. Unlike doon sa ginagawa natin na pamano-mano, medyo matagal. Dito naman ang ginamit dito, kung di ako nagkakamali, ang tawag sa makina na yan ay FOA. Ano? Madalas din yan ginagamit sa mga pantalon. Dito ko lang napansin na pwede rin pala siyang gamitin as flatbed o panglagay ng bias tape. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Sa mga makinang kailangan, ang kaibahan naman ng basic t-shirt versus doon sa clothing line t-shirt. Sa basic t-shirt, dalawang makina lang yung kailangan mo. Yung tinatawag nating overlock, which is ito, at saka yung tinatawag nating piping. Habang sa clothing line t-shirt naman, apat hanggang lima na makina. Actually, kung makikita nyo, tatlo lang yung makina natin, mag-improvise tayo dun sa kung ano man yung wala tayo. Yung dalawa pang kailangang makina o yung dalawa pang karagdagang makina, yung flatbed at saka yung bias cutter. Kasi pagka nagkakabit ka ho ng neck tape, usual yan, kailangan mo talaga nung tinatawag na flatbed na makina o double needle flatbed. Sa paggugupit naman ng neck tape, ang ginagamit talaga is yung bias cutter para dire-diretso siya o tuloy-tuloy. Since wala tayo nun, mag-improvise muna tayo para dun sa neck tape. Kung nakita nyo naman kanina, dun sa neck tape is pagupit yung ginawa natin, which is yung ginagawa talaga ng mga nagko-clothing line t-shirt ay pa-bias cutter. Ang mawawala lang siguro sa ating clothing line t-shirt is yung label, since wala pa kaming available na label. Magdagdag na lang po kayo. Pero ang karaniwang gamit talaga versus sa basic t-shirt versus sa clothing line t-shirt, ang kagandahan sa basic t-shirt, dalawang makina lang. Habang sa clothing line t-shirt naman, apat hanggang limang makina. Actually, lima dapat eh. Pero yung pagbubuo niya, kailangan mo ng single needle high speed, overlock, piping, kailangan mo ng flatbed. And yung kapartner ng flatbed kasi is bias cutter. So, kailangan mo rin talaga ng bias cutter. Okay? So, umpisa na natin yung pananahe. Tara. Ayan. Si Ate Christy po yung mananahe. Siyempre, yung una natin gagamitin is yung makinang overlock. Ang gagawin mo po, iduduktong mo yung front sa back. Yung tinatawag nating joint shoulder. So, ito yung back. Ito yung front. Ito yung tatayin muna natin. Joint shoulder. Ayan. So, ilatag mo lang. Pakita mo nga. Ilatag mo na maayos. Ayan. So, ayan. So, yun yung joint shoulder. Papatong mo lang yung back. Then, ilalagay mo sa ibabaw yung front. Okay. Parang pumulubot. Ito. Sige, go. Okay na. Okay. Anong next? Sleeve na. Sleeve? Ay... Neckline, neckband. Next po na ginagawa namin, pagka naiduktong na po yung shoulder, eto yung shoulder, eto na po yung neckline, ikinakabit na po namin yung neckband. Ayan. Sige, kunin mo yung neckband. Eto yung kagandahan naman sa neckband ng clothing line t-shirt. Since ang gamit mo ribbings, madali siya ikabit. Madali ikabit ang ribbings. Mami ako dyan sa neckband. Okay. So since naiduktong mo na yung joint shoulder, ang isusunod na natin yung neckband. Ano ba yung kaibahan ng neckband ng clothing line t-shirt sa mga basic t-shirt? Ang neckband po, syempre iduduktong mo yung neckband. Ayan, dinuktong na po natin ano. So magiging circle siya. Itong duktungan po na ito, ayan, sa mga basic t-shirt, tinatapat po yan sa shoulder, kung tawagin. Dun sa seam ng shoulder o dun sa duktungan ng shoulder. Ayan po, ganito po. Ayan. So, sa basic t-shirt, tinatapat yung duktungan sa duktungan. Okay? Habang sa mga clothing brand naman, especially sa branded ha. So, ito, makikita nyo naman dito eh. Ito yung front, yung malalim. Yung back, yung medyo mababaw. Sa mga branded po, usual, is ito yung back. Ipinapasok po yan ng 1 inch. Dito po yan tinatapat sa parting back. Ayan. So, ito yung back. Ito po yung duktungan. Tatantsahin mo yan 1 inch na malayo dun sa duktungan, okay? So, dun mo siya itatapat. Makikita nyo yan sa mga branded t-shirt.
nasa likod siya. Bakit? Kasi para pag sinuot mo yung damit, hindi tanaw yung duktungan. Usual siya is nasa back. Okay? Yun yung pagkakaalam kong dahilan, no? Para hindi siya tanaw o hindi kita yung duktungan. Pero sa akin mas maganda pa nga yung katapat nito. Pero okay lang, since ganun yung ginagawa nila, ganun din yung gawin natin. Ang kagandahan sa neckband na ribbings, kahit anong banat mo dyan, oh, yung tela niya, hindi kumukulubot, kaya madali ikabit. Ayan, oh, makikita nyo, kaya kailangan yung neckband is stretchable dahil nga yung neckline natin o yung neck circumference is mas malaki siya kumpara dun sa neckband. Kaya kailangan nababanat siya. Hindi mo pwede gamitin ng CBC as neckband dahil hindi naman ito nababanat. Ano, ikaw na ulit. Huwag muna. Ito muna. So, kailangan, ayan, kung papansin ninyo, kailangan maganda yung lapat. Hindi siya pwedeng kulukulubot, ano? Yun naman yung purpose nung neckband natin na stretchable, which is yung ribbings, para maganda yung lapat. Ayan, kahit sa back, maganda yung lapat niya. Ayan. So, dapat ganyan po. Especially clothing line t-shirt and mga branded. Makikita nyo, wala talagang kulubot. Next po, ang ikakabit naman natin is yung sleeve. So, syempre, sa mga buong t-shirt, ito yung sleeve, no? Kung tawagin namin sa garments dati, ang operation na yan, attach sleeve o set sleeve. Pero pagka ganito, na nakabuka siya, set sleeve ang tawag dyan. Pagka attach sleeve, yung nauuna yung side close, ikakabit mo siya ng pabilog. Attach sleeve tawag dun. Pag set sleeve, ikakabit mo muna yung sleeve bago mo siya isa side close. Okay, since ang operation na to, magkakabit ka muna ng sleeve bago side close. So, paulit-ulit, set sleeve ang tawag dito. So, yan, ikakabit na po yung sleeves. Tingnan nga, ilabas mo nga yung kabitan ng sleeve kung walang kulubot. Ayan, yun, dapat ganun. Ayan, dapat ganyan, walang kulubot. So, ayan, ikakabit niya muna yung isang sleeves. So, syempre, ang sleeves, laging dalawa yan. So, ayan, tinitiklop niya sa gitna yung sleeve para makuha niya yung center. Dun sa center na yun, pwede kang mag-marking dun o maglagay ng nuts o pikete. Yung pikete na yon dito niyon tatapat sa duktungan ng shoulder para lapat siya o maganda yung pagkakabalanse. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, pangit kasi sa mga non-stretchable fabric kagaya ng CVC, nakulubot yung pagkakatahi, kitang-kita. Siyempre, kung clothing line t-shirt naman ang tatahiin mo, dapat maganda yung quality talaga. Super ganda dahil ang kaibahan nito sa basic t-shirt, pricey to. No? Ang isang piraso ng clothing line t-shirt, ang alam ko pinakamura, 300 to 500 pesos. Sa mga kagaya ko nga na hindi kilalang, hindi pa ganong kilalang vlogger o nagbablog, pwede mo na ibenta yung merch mo as 450, pwede mo na ibenta yung merch mo na 450 hanggang 500 pesos, habang dun sa mga sikat na kagaya ng Team Payaman, na ibibenta nila yung clothing line t-shirt nila ng 1,000 o higit pa. Kasi ang pagbibenta naman ng clothing line t-shirt, nakadepende talaga yan dun sa pagkakakilanlan ng brand. Halimbawa, kahit sabihin mo Team Payaman t-shirt versus doon sa tinatahi nating t-shirt, parehas tayo ng tela, parehas man tayo ng quality. Kung sikat sila, mas mataas nila na ibebenta yung t-shirt nila. Yun yung kagandahan sa clothing line t-shirt. Kung gaano ka kakilala, ganun din kaganda yung presyuhan ng t-shirt mo. Ito na, side close na tayo. Ito pala, no? Kung mapapansin nyo, blip ako nga yung sleeves. Yan, kung mapapansin nyo yung sleeves natin is may corte yung pattern. Ang purpose po niyan mamaya para pag hineming mo. Yan, makikita mo yan dito. Mami, paabot ako niyan. Yan, makikita mo yan dito.
Kasi titiklop yan eh. Ihihiming mo yan o itutupi. Kailangan yan magpapantay. Kaya may courting ganito. Ano ko dyan? Ha? Ganon din ang tahi. Oo, ganon din. Ganon din ang tahi. Sa mga basic t-shirt kasi, kagaya nitong suit ni Ate Christy, cotton spandex. Pag cotton spandex, stretchable yung fabric yung natatahiin mo. Kahit walang courting ganon, kahit diretso lang yan. Kasi nga, pag stretchable, tapos lalagyan mo ng ganon, mas mahirap ilapat sa pagtutupi. Pero pag non-stretchable, kailangan may ganon siya. So, ayan na, side close. Alam nyo ba na sa garments, pagalingan kami dyan. O yung mga operator, pagalingan yan. Kung paano mo mapapabilis matahi siya. Yung kung tawagin is one shot. Isang tapak mula rin sa taas hanggang sa dulo. Kung tawagin nila dyan is one shot, no? Sige, tuloy-tuloy mo. Ayan, papakita ko sa inyo, dun sa kabila. Mami, alam nyo ba sa garments, pagalingan sa pagsaside close? Kasi may ibang operator na dalawang tapak o isang tapak lang talagang nakukuha yung isang diretso. Halimbawa, eto, doon sa duktungan ng sleeve. Kailangan yan, isang tapak lang. Then, itong mahaba na to, kanya-kanya ng diskarte dyan eh. Yung iba, kung napapahiga pa na ganyan. Ayan. Ako, may sarili kong diskarte rito. Yung pa ganito. Kaya lang matagal sa pagporma. Ayan. So, yun yung one shot. Pero mabilis. Dapat mabilis. Kasi mabagal yung pagtapak ko eh. Ayun na. Buo na tong t-shirt. So, buo na yung clothing line t-shirt natin. Ayan. Ang kulang na lang nito, hemming, tsaka neck tape. Okay? So, ito po yung clothing line t-shirt na tinatahi natin. Papakita ko lang po sa inyo kung ano yung magiging kulang natin. Since kulang din tayo ng makina, tsaka materyales. Unang-una, yung label. So, dapat meron tayong tinatawag na main label, no? So, ito yung main label. Nakalagay yan lagi sa batok. Makikita nyo naman yan sa mga t-shirt. Tapos, karaniwan, may label din na nilalagay sa, ano, dito sa may parting sleeve. Yung iba, hindi ganito. Kasi ito, pa heat press yata ito, pa embroidery. Yung iba, tinatahi yan dito, sa part na to. Ito, diba? Ito yung shoulder. Diretso yan, dito tinatahian ng label. Tapos, meron pa yan tinatawag na side label. So, may mga nilalagay pa yung side label. Ito, bihira yung nagkakabit ng label dito. Ito sa may parting to. Isa pa. Ang magiging kaibahan natin, since wala tayong double needle flatbed, ito, babalik tayo ko yung damit na, no? Ito yung tinatawag na neck tape. So, supposed to be ang neck tape, batok lang sa batok. Ayan. Pero, sa mga branded, ito yung parte ng shoulder. Kinakabit siya mula sa shoulder, tatawid sa batok, tatawid sa kabilang shoulder. So, paganyan siya. Ngayon, ang problema natin, wala tayong double needle flatbed. Ayan, ito yung tahi ng double needle flatbed, oh, pakadena sa ilalim. Wala tayong double needle flatbed. So, hindi natin magagawa ito. Itong neck tape mula rito sa shoulder, neckline, papunta rito sa kabilang shoulder. Ang magagawa lang natin is yung sinaunang diskarte sa pagkakabit ng neck tape, which is pa single needle high speed, tapos ang kakabitan lang natin itong parting batok. Hindi natin magagawa itong sa ano, dito sa may shoulder. Kasi sa mga clothing brand talaga, pag talaga maramihan na yung ginagawa mo, kailangan mo talaga ng flatbed. Trabaho ng flatbed, ito lang, kakabit niya. Ayan. Pero tayo, tuturo ko sa inyo yung diskarte kung paano magkabit ng neck tape na wala kayong double needle flatbed. Yun nga lang, ito yung sinaunang diskarte. Kasi dati, sa pagkakaalam ko, ang meron lang neck tape, itong side na to. Sa may parting neck lang talaga. Ngayon, syempre, sa pag-unlad ng sistema ng pananahi, dinagdag na yung sa shoulder. Para mas maganda nga naman tignan. Oo, mas quality. Kaya kung makikita nyo naman, oh, ayan, oh, ayan yung tahi nyo. So, mas maganda tignan talaga. Ayan o, mula sa shoulder, tatawid sa batok, hanggang rito sa kabila. So, yun yung kaibahan din ng clothing line t-shirt. Medyo komplikado yung mga makinang ginagamit na kung wala ka, talagang may disadvantage ta. Pero lagi ko naman sinasabi na kung may mga pagkakataon na kulang talaga tayo sa gamit o kulang sa mga makinang kailangan, ginagamitan na lang natin ng diskarte sa pagiging malikhain mo bilang mananahe, yung kakulangan mo sa makina. Tulad nito, wala tayong double needle flatbed.
gawa natin ang paraan para maituro ko sa inyo, maituro namin sa inyo yung pagkakabit ng necktie. Paano bang diskarte, mami? So ito, ganito yung dating diskarte. Siguro nung wala pang flatbed, ganito magkabit ng neck tape. So sa pagkakabit ng neck tape, so maraming diskarte rito, pero ganito yung diskarting nakuha ni Ate Christy o napag-aralan niya. So itong dulo, titiklop mo ng ganito. Tapos, sabay titiklop mo pa sa gitna. Ayun. Then, pagkatapos, paano diskarte pagkakabit? So kakabitan mo lang sa batok, ha? Yung sa may parting back. Hanggang dito, sa buko. Hindi, ha? Hanggang dito lang. Bago sumapit ng buko. Hmm, o sige. Yung, ano yan? Ah, hindi aabot to sa buko. Hindi. Gano'ng kalaki? Half inch. So mula sa buko, yung duktungan po, ito yung shoulder. So half inch, ayan. Half inch. So ganun pala, half inch ang pagitan. Kahit sa mga branded, ganun din yun. Ah, chinek mo yung mga branded. Oo. O kasi may ukay yung kapatid ko. So dun siya minsan nag-check ng diskarte. Meron kasing, sa ukay kasi may tinatawag na mga vintage, no? Yung vintage, nalalaman mo siyang vintage pag sinauna yung diskarte niya sa pananay. Like for example, sa pagtutupi, may tinatawag silang single stitch. So vintage daw yun. Kasi single stitch, nung time siguro na tinatahi yun, wala pang piping. Kaya vintage, no? Ewan lang natin. Kasi sa mga mag-uukay, yun yung tawag nila. Vintage. So dito muna tayo, focus muna tayo rito. Ayan. Vintage, yung mga luma. Ayan. So sa pagkakabit ng neck tape, mami, huwag mo munang anuhin na. Ito yung tahiin natin sa neckband. So ito yung overlock 4 threads kung tawagin. Dapat hindi lalagpas yung tahi mo dito. Dapat as much as possible, hanggang dun lang siya sa dulo ng 4 threads. So ito lang, oh. Dito lang, noble. Dito papadaanin, oh. Hindi ka pwedeng lumagpas. Hindi. Okay. Okay, go. Ayan, oh. Okay. Very good. Okay, good. Okay, konti na lang. Ayun. Ito yung, ano na, mami, pangat nga konti. Pabala. So, ito na yung, ano, hindi. Putulin ko pa yun. Ito na yung duktungan, no? So, sabi natin, Christy, huwag mo pabuti sa duktungan. Half inch, bago sa duktungan. Putulin mo na. Ayun, mayroon siya. Lapin ko pa yun. Ayun. Mano-mano lang tayo. Okay, yan. So, ito na yung first step ng pagkakabit ng neck tape. Italikod mo nga. Hindi, talikod mo. Ibig sabihin, ito. Ito kasi yung 4 threads, oh. Ayan, oh. So, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat hindi ka lalagpas dito. Kung lumagpas man siguro, mami, konti lang, ano. Tulad nito, ito, lumagpas ka rito, ayan, oh. Okay. Makikita nyo po, lumagpas siya, oh. Ayan, oh. Ito yung tahi ng 4 threads, ito yung tahi nyo. Hindi, oh, hindi pumasok to. Kita yan, dito yung tahi. Ayan. So, next step daw is 116, tapping. So, ito yung dinuktong natin. Kailangan yung 116 siya na hindi mo na nakaan. Oo. So, 116 siya. Mami, ito yung duktong. Ito yung neckband. So, ganyan siya. Tapos, bubuka mo yung kinabit nating neck tape. Papasadahan mo ng 116 tapping. Huwag talaga pag ganyan. Ganyan na 116 yan. Para lapat siya. Ang purpose nitong 116, papalapatin lang natin yung neck tape. Para maganda siya tignan. Sa iba wala ito. Oo. Parang makikita mo ang ganda sa branded, eh. Hindi. Sa iba wala yan. Ikaw ang gumawa ng discarding yan. Ewan lang natin. Mayroon kasi ilang t-shirt lang naman yung nakita mo. Okay. Parang naka-double needle. Ngayon, ngayon na siya. Ayan. Ngayon, ano na? Idadapa na. Ilalapat mo na. Ah, iba yung discard ko sa ano? Sa pagkakabit ng neck tape. May video rin kasi ako na nagkabit ako ng neck tape, eh. So, iba yung nalikhang diskarte ni Ate Christy. Ayan, oh. Tapos idadapa mo na ngayon yan. Dadapa, ikukulong mo na yung overlock 4 threads. Ayan. Yun kasi yung purpose ng neck tape. Na ikukulong yung tahi sa, ano, sa batok. Para maganda siya tingnan. Siguro parang komportable rin yung magsusuot. Ay, ang ganda, ang galing. Ang ganda ng pagkakalapat, oh.
Ayan. Ayan, wala lang tayong label. Oo. Dapat may label din dito. Wala tayong label ng Team Buenaventura. Oo. Wala pa po kami label ng Team Buenaventura. Nagkaroon na po tayo ng clothing. Abangan nyo po. In the future. In the future. Ayan. Kaya lang to. Ano? Ay, ito naman. Pagawa 160 naman din. Ayan na yun. Ayan. Tingnan ko. Ayun, galing. Ayan, ganda ng neckband. Ayan, oh. Neckline. Neck tape. Dito ba sa harap? Parang alam ko wala na sa harap eh. Meron pa yan. 116 siya na. 116 mo? Sige, 116 mo na nga. Ganun, ganun yung ginagawa nila sa branded. Ayan, oh, tinan mo. Ah, sige. Ano yan? Ito kasi, yung back, syempre, sa front, ang alam ko yung ibang clothing line, walang topping. Pero ito, lalagyan ni Ate Christy. Ganito lang na rin. Paislant siya, no? Paislant. Oo, kasi malapad, eh. Kasi papasagawa ko siya. Tapos papasok, 116 na. 116 lang. Sa harap. Ito yung sinasabi niya, paislant, to. Mami, pakita ko lang, ha? Kasi dito, ang topping mo rito, 140. So, papasok ka ngayon, papunta rito sa front, paislant siya. Tapos mag-116. Hanggang doon sa kabila. Ayun. Para nakalapat din siya. Para nakalapat din yung front, ano? Hindi lang yung back. Pawis na ako. So, ayan, ito na yung kabilang duktungan. So, 116, pa-island papunta rito. Ayun, o. Ayan. Dapat maganda pagkaka-island mo dyan. Yun, pasok. Sige nga, tingnan nga natin. Balik tarin mo nga yan. Yun. So, ang ganda po ng ano natin, o. So, ito yung neckline, no. May tinatawag na crew neck. So, pag crew neck, lalaparan mo lang yung neck tape. Ganyan. Ayan. So, ito yung ating front. Ito naman yung back. Ayan, may neck tape na siya. Talikod mo. Palapalikod naman. Branded. Oo. Ayan. Branded. Branded na. Branded na. Ano to eh? Ayan, meron na siyang neck tape. Ayan. Ayan. Okay? Ngayon naman, syempre, ang huling operation, hemming, tupi. So, ngayon, gagamit tayo ng piping. Ito nga lang, ito yung usual huli na bibili sa mga munting patahian kagaya namin. Kasi medyo pricey si piping. Ngayon, sa paggamit ng piping, kung puro clothing line t-shirt po ang tatahiin nyo, bago po kayo bumili ng piping, meron po yung tatlong klase. Box type, cylinder, tsaka yung amin, L-type. L-type yung ganito, yung may lagayan ng folder. Pag po kayo ay magko-clothing line t-shirt, mas maganda kung ang bibili yung piping is nakaset siya na box type or cylinder, cylindrical. Bakit alin sa dalawa? Kasi po, depende po sa operator eh. May mga operator na sanay sa cylinder, may operator naman na sanay sa box type. Siyempre, didepende tayo sa operator. Pero para sa akin, mas maganda kung box type. Kasi ang box type is convertible to L-type. So, kung gusto mo mag-bias, pwede mong bilhin yung mga setup niya dun sa box type mo. Papalitan mo ng ngipin, plato, foot, tsaka tong takip, pwede naman yun. Sa pag-i-hemming kasi, pag ganito yung gamit mo, L-type, iba po yung pressure foot niyan. Pakiangat nga yung foot. Ay, sorry po. Iba rin yung ngipin. So, kaya po pag ang operator gumagamit ng L-type sa pagtutupi, although kaya ha, kaya, medyo mas mahirap siya o mas matagal dahil nga iba yung foot, iba yung ngipin. Hindi ka mukha ng box type or cylinder na nakaset sa pang-hemming, pantay po ang foot nun. Buti meron ako nito para may sample tayo. Although foot lang to, kasi pagka nakaset siya na box type or cylinder pang tupi, pati yung ngipin plato iba. Pero ito yung foot niya. Kung papansin niyo yung foot, pantay ang ilalim nito. Ayan o. Para siyang bangka na may dalawang katig. Pantay siya, kaya mas madaling i-hemming o itupi. Lapat. Hindi ka mukha nito na para siyang bangka na isa lang yung katig. Habang ito, is pantay siya. Okay? May katig. Katig. Bangka. Parang bangka. Ganun yung analogy natin. Ngayon, kung pang-clothing line t-shirt po tatahiin nyo, hindi naman kayo magbabias. So, ang purpose kasi ng ganitong piping, para malagyan ng bias sa mga sando na gagamit yan. Ngayon, since mahal ang piping eh, sa mga munting patahiin na kagaya namin, ang pinipili L-type para ho pagtanggal po ng folder, pwede mo na pang-hemming. Yun nga lang, siyempre mas matagal mag-hemming talaga. Pero kaya po, kaya, pag-aaralan lang. I-slip muna tayo. I-slip muna, so ayan. Maglapit tayo ng 1 inch. 1 inch ba tupi mo? So mag-hemming na po, magtutupi na po tayo. Hindi po kami nag-iilaw, nakakaabala sa camera. Maliwanag nice. Ka.
Yan, pakita mo nga yung hemming. Ayan. Ayan. Wow, ganda ng lapat. Okay, good. Yun. Ang ganda na lapat, oh. Ayan. Ano pa? Laylayan na lang. Ayan. Ang kagandahan naman sa tela na CBC, madali talaga siya i-hemming. Kasi mas matagal po i-hemming yung mga stretchable fabric. Including pagtatahi, mas matagal tahiin yung stretchable fabric in comparison sa non-stretchable fabric. Kasi kami ni Ate Christy, or si Ate Christy lang, nasanay na sa pagtutupi gamit yung L-type. Ayan. Galing, no? Pero alam nyo sa garments ulit, kung mababalik ko lang yung mga diskarte, kung mapapakita ko lang sa inyo, yung mga nag-hemming sa garments, grabe bibilis. Isang ikot lang. May guide. May guide. Ayan. Magagaling talaga yung mga nasa garments. Pag nakita mo kung tawagin nyo, mga halimaw sa pananay. Ayan. Medyo pause na ako kasi pinapawisan na tayo. Hindi kami nag-electric fan. Maingay kasi. So, mami, palapat nga ako. So, ayan. So, ito po yung lupi, oh. Ayan. Ito yung ilalim. Wow! Nice! Okay? Nice! Ganda! Wow! Makdo! Ayan. So, gagawin natin. Susukat natin tong XL. Kasi nakafit sa akin yung XL, eh. Po yung natahi natin na clothing line t-shirt. Actually ako, ang sukat ko lang talaga XL. Kaya lang hindi ako sanay na nagsusot ng fit. So ito siya. Okay naman. Ayan. Kita ba yung sa batok? Oo, kita. So ayan po yung mga clothing line t-shirt natin. Sa mga bago pa lang po sa channel natin, matagal na po tayong gumagawa ng mga murang pattern. Kasi ito po yung mga request talaga ng ating mga subscriber para maumpisahan nila yung mundi nilang patahian business. Hindi na sila mag-iisip o may stress sa paggawa ng trial and error sa paggawa ng pattern. Kami na po yung gumagawa nun para sa inyo. Yung ginamit po nating pattern kanina, which is ito yung naging kabuuan niya na XL, is meron po tayo nun sa Shopee na napakamura lang po natin binibenta. Shopee, Lazada, and TikTok. Search nyo lang po Team Buenaventura or punta kayo sa description box or sa comment section. Nandun po yung link. Hindi lang po yun isang size na XL na kagaya ko. Meron po tayo dun sa karagumpisa ng size. Small. Extra small. XS. XS, small, medium, large. Tapos ito yung pinakamalaki. XL. XL. So, usual po talaga, pag gumagawa po kami ng mga t-shirt or kahit anong damit, kami yung pinagkukunan ng sukat mismo. Sa amin nagsisimula, then nagkakaroon na lang nung tinatawag na pattern grading o nagbabawas ng sukat sa pattern. So ito po, kung makikita nyo naman sa akin, ha, maganda naman yung fitting. Pero kung ako, usual talaga, kung makita nyo naman yung suit kong t-shirt kanina, maluluwag. So okay naman para sa akin. Para sa akin, ha, hindi lang sa pagpopromote to, pero okay yung fit sa akin. Hindi siya yung sobrang luwag, hindi rin masikip. Sakto lang. O, tingnan nyo, kahit medyo malaki yung chan natin, kasya. Ayan. So, okay naman. So far, so good. Maraming salamat sa inyo. Kung umabot ka rito sa dulo ng video, thank you so much sa'yo. Ako po si Mel Buenaventura. Si Ate Christy ang magpapaalam. Ay, trivia lang, no? Yung damit po na yun, Mami, 2017 ba yan? Trivia lang po, no? Yung damit po na yun, yun po ay picture po namin sa El Nido, no? Kami po yan mag-asawa. So, nung time po kasi na yan, is meron pa kaming sublimation printing. So, ano yung trivia? Trivia lang po, 2017 or 2018 pa po yung damit na yon, pati yung print, no? So, bilangin nyo na lang kung ilang taon na, gano'ng katiba yung sublimation printing sa mga nagtatanong. Ayan po siya, oh. Oh, ayan. Kami po yan. Ayan, paalam ka na, Mami. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, like, subscribe, comment, click mo na rin ang bell button. See you sa next video. Bye-bye. Manood po kayo ng aming mga video.
Abangan nyo po po ang mga gagawin namin mga vlog. Tulad ng? Raglan t-shirt at saka cycling. Ano pa? Cycling shirt. Oo. Meron na rin tayong pattern sa Shopee. Meron na po tayong pattern sa Shopee. Abangan nyo po. Maraming salamat. Bye-bye po. Mel Buenaventura, Christy Buenaventura. See you sa next video.